So, update ulit tayo dito sa Davao City. Third facing ng underground cabling system natin dito sa Ramon Magsaysay Avenue, or also known as Ollangorena. So, dito tayo nakatayo ngayon sa may Guerrero Street. Yan. Corner Guerrero Street. So, ang ano natin dito, ipapakita ka lang, i-feature lang ho natin yung ano, itong right side ng ating kinatatayuan, itong kalsada na to. Kasi wala tayong makikita ano dito mga wirings na nakahilira papunta doon na ganang direction. Kumbaga may mga wirings man tayo, may mga cable, may mga overhead wires man, may mga electric wiring man tayo nakikita overheads, pero doon lang sa kabila kung saan may mga poste pa silang nakasabit. Ganyan o, zoom in natin ha. For example, yung poste na yan, may mga ano pa sila, kuryente. So, tapos may kuryente naman na patawid sa kabila. Yan, dito na side, dito na area. So, syempre, dyan manggagaling yun, ano, yung source of electricity ng kabilang side, itong sa right side. Kasi nga, hindi pa nga naibaon lahat, no? Kumbaga, yun nga, sabi ko, nasa mga 80% completion percent or percent of completion ng underground cabling system phase 3 dito sa Davao City. So ito, kinatatayuan natin. Oh. So ito siya ay logo to ng Smart. So yun pala, no, napag-alaman ko ulit, no, sa ating matatalinong mga komentor na itong underground cabling system dito sa Davao is implemented siya ng Davao City Government. Pero na, kumbaga para ano siya, parang ang tawag dito, compulsory, mandatory, no? Mandatory siya na ang mga wiring sila dito sa area ay dapat nilang ibaon. So ibig sabihin, magkaroon sila ng sanction, no, kung hindi sila susunod sa utos sa city ordinance ng Davao City na ibaon ang kanilang mga wirings dito sa kalsada. So ito ngayon, nakita ho natin si Smart. 'Di ba? Logo yan ni Smart eh. So ano bang mga ano natin dito? Mga telecommunication company sa Pilipinas. So syempre dito Smart and Globe. Oh, 'yun. 'Yun yung mga kumpanya, no, dito sa Davao. Tatlo lang naman so far ang ano dito eh, yung kumpanya ng telecommunication. Tama ba? Cable, Philcom, PLDT. Philcom, may Philcom pa ba? Anyway, sa'yo lang, bali, i-vlog pa lang to dito na area. Tingnan natin lang, kumbaga, lalakarin natin hanggang doon sa dulo. Papuntang, direction natin is papuntang Ramon Magsaysay Park. Kasi nga, darating yung time talaga dito na, ano na to, talagang 100% complete na to dito. Wala ka na makikita mga overhead wires, wala ka na makikita mga poste gaya niyan. So ngayon, i-enjoyin lang muna natin, di ba? Kasi, darating yung araw, ano lang to dito, no? Parang memories na lang na, dati itong itsura ng lugar na to dito ay puro to mga overhead wires, so, di ba? So hindi natin ma-imagine kahit sa San Pedro Street, no? Dati hindi natin yan ano yun, eh. Hindi natin yan na-imagine na darating yung time na magiging wireless na siya. Ngayon ang ganda na tingnan. So hindi natin siya ma-featured out kung ano itsura dati, kung gaano ito kagulo itong San Pedro Street in Siem Reap to Avenue sa Davao City nung hindi pa na implement yung underground cabling system. So, hindi pa na mandate, no, ng Davao City sa mga telecommunication company na ibaon ang kanilang mga wirings sa lupa. So, dahil nga sa naoso yung ano, buti na lang, good thing is naoso na yung vlogging, naoso na yung mga cellphone na di camera. So, halos lahat yata ng mga may cellphone, meron silang ano, coverage, meron silang footages, no, na i-upload nila sa kanilang mga social media platform, sa kanilang mga Facebook accounts. Ang iba naman ay sa YouTube. So at least pwede siyang balikan, no, anytime, para ma-compare kung anong itsura, ano pa talaga pinagkaiba, no? Kasi doon natin mas ma-appreciate, lalo doon natin masasabi kapag ka underground yung sistema sa isang syudad, sa mga wirings, di ba? So itong nilalakaran natin dito, wala kang makikita ng mga poste, di ba, na may kuryente na ang kanyang mga wirings is papunta doon. So may mga wirings lang, patawid lang siya sa kabila, gaya niya, no?
kasi diyan na sisimula yung ano, electricity source nila. O, diba? Malinis ang ating tanin, no? Na hindi pa talaga siya tapos. Itong kabila, oh, yan yung mga ano nila, mga transformer, oh, yun yung mga wirings pa, may mga poste. Pero dito na area, wala ka na makikita. Oh, tingnan natin yung ano, ha, yung mga double light underground electric cables. Yan yun. Kita nyo, diba? Oh. Galing. Sana all, no? Pag lahat ng ano, lugar sa Pilipinas, maging ganito, no? Kahit yung mga major streets lang muna. Hindi muna lalahatin kasi ano yan, eh, magastos. Tapos, time-consuming city. Ano tong city? Ano ibig sabihin ng city? Ito, smart. Diba? Galing lang, no? Ito, ano to dito? Electric. Ayos. So ano dito, Davao Light and Power Company pala ang ano namin dito, ha. Electric source of energy namin sa Davao City. Kung sa Maynila ay ano, Meralco. Kung sa Maynila is Meralco, sa Davao naman ay Davao Light and Power Company by Aboitiz. So Davao Light and Power Company, Smart Telecommunication, PLDT, yun sila, no? Isa lang yan sila, no? PLDT tsaka Smart. Andito, wala ko nakitang ano, dito, telecommunication. Itong area pala na to dito sa ano, Ramon Magsaysay Avenue, early as ano, no, dati. Alala ko tong area na to dito, like mga alas 5 pa lang ng hapon, alas 5:30, alas 6, wala na tong tao dito, sarado na to ang mga establishments. So maagang mag-close dito yung mga Chinese. Tapos umaga naman, medyo early sila magbukas. Chinatown to dito, ha. Kaya pagkagantong oras, madilim na, wala nang mga ilaw masyado. Pero ano pa rin to dito, may mga maraming mga bangko dito, maraming mga ATM. Napansin nyo dito sa Davao City, itong Uyangguri na to, di ba, supposedly nakatakot siya na lugar kasi madilim, maagang magsarado mga establishment. Yan nga, early as 5 p.m. to 6 p.m. close na sila, di ba, oh. Nakababa na yung mga roll up, roll down doors nila. Pero ang daming ano dito, dito nagsikalat, no? Or parang ano nga ito, eh, ATM. ATM machine, capital of Davao City. Dito mo matatagpuan na napakaraming mga ATM machines. At ang dami rin mga banko dito, mga Maybank, BPI, Landbank, Union Bank, basta ang dami. So completos to dito, completos ricados. So okay na siguro tayo dito, naglalakad lang tayo dito, pinakita ko lang sa iyo yung lugar. Kasi nung nakaraan, doon na tayo nakatayo sa may malapit sa Ramon Magsaysay. So ngayon naman, galing tayo sa pinakagitna. Sumakay tayo ng ano, naglakad tayo papunta doon, pabalik dito. Yun lang, maraming thank you. Update lang to na, no? Konting update lang to dito. Short updates lang. So thank you for watching, ingat. So ano masasabi niyo mga Davaoenyo, no? Ang galing lang, Davao City, third phase. Underground cabling system. 80% completion na siya. 70 to 80%.